Miss Giselle, meron pong nagpapabigay sa inyo. Saad ng isang lalaki na lumapit kay Giselle na mayroong dalang bulaklak at chocolate. Tinignan ng dalaga ang lalaki. Hindi sila magka-uniform pero tinignan niya ang kasama niya na mayroong masamang titig sa lalaki dahil magka-uniform sila. Sinong nagpapabigay? Tanong ng dalaga sabay tanggap ng bulaklak. Umiling ang lalaki. Inutusan lang po ako. Sabay na napunta ang tingin ng dalawa sa lalaking kasama ni Giselle dahil sa padabog nitong binaba ang baso na hawak niya. Nasa coffee shop sila at habang naghihintay ng sundo ni Giselle, ang kasama naman niya ay si Franz Talampas, panganay na anak ng isang bilyonaryo na tagapagmana ng lahat ng business ng pamilya Talampas. Nagpapautos ka sa hindi mo kilala? Iritang tanong ni Franz. Franz, binayaran lang kasi ako eh. Kinakabahang sagot nito. Huwag mo nga siyang takutin, saway ni Giselle sa kasama niya. Hinarap ng dalaga ang lalaki at ngumiti ito. Pasabi na lang sa nagbigay, salamat. Saad ni Giselle at ang hinarap naman ito ay ang kasama niya. Ano ba yan? Parang pinulot lang kung saan. Kumento ni Franz. Huminga ng malalim si Giselle. Pakialam mo ba? Tsaka ano bang ginagawa mo pa dito? May kotse ka naman. Tapos na yung klase mo. Wala ka ng dahilan para magstay dito. Bakit di ka pa umuuwi? Puna ni Giselle. Nandito pa kasi yung girlfriend ko. Sagot ni Franz. Nagkasalubong ang dalawang kilay ng dalaga at napatingin sa paligid para hanapin ang sinasabi ng kanyang kababata na si Franz. Malapit ang pamilya nila, kaya no choice sila nung bata pa lamang sila kung hindi maging magkaibigan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy hanggang college na sila. Nasaan? Takang tanong ni Giselle. Kinuha ni Franz ang phone niya at hinarap sa dalaga. Pagtingin ni Giselle ay mukha niya ang nandoon dahil front camera ang nakalagay. Naka-front cam? Saad niya. Yan yung girlfriend ko. Sagot ni Franz sabay kuha ng bulaklak at chocolate na binigay kay Giselle at tinapon yun. Ano ka ba? Hindi mo ako girlfriend. At saka bakit mo tinapon? Inis na tanong ng dalaga. Nagsiselos ako. Sagot ni Franz. Sira na ba yung ulo mo? Nakatanggap ng text si Giselle na nandoon na ang driver niya at hinihintay na siya. Uuwi na ako. Paalam ni Giselle sa binata. Ihahatid na kita. Let's go. Aya ni Franz sabay kuha ng gamit ng kasama. Andiyan na yung driver ko. Tsaka lumayo-layo ka nga sa akin. Nakakairita na yung mukha mo. Irritabling saad ni Giselle. Paglabas nila ng shop ay agad na nakita ng dalaga ang kotse nila. Kuya Nelson, ako nang maghahatid kay Giselle. Paalam ni Franz sa driver ng dalaga. Ah, ganun ba? No! Umalis ka dyan sa pinto. At sasakay na ako. Ang dami namin ginagawa at kailangan ko munang magpahinga. Inis na sabi ni Giselle at hinawi ang binata na nakaharang sa pinto ng kotse. Sumakay na si Giselle sa kotse at iniwan mag-isa ang binata. Habang si Franz ay pinapanood lang ang dalaga na umalis. Biglang dumating ang mga kaibigan ni Franz na nagtatawanan. Akala ko ba girlfriend mo na si Giselle? Pero mukhang walang pakialam sa'yo. Biro ni Tina. Wala lang sa mood. Alam mo naman yung mga babae madalas may topak. Sagot ni Franz. Sumakay na rin ng kotse ang binata at umuwi na sa kanilang bahay. Matagal na niyang gusto si Giselle at alam naman niya na alam ni Giselle yun. Humiga ang binata sa kama para magpahinga. Sa wall ng kanyang kwarto, simula first birthday niya hanggang sa 20th birthday niya, ay meron siyang picture nila ni Giselle. Sino ba naman kasing hindi mahihibang sa ganda mo? Saad ni Franz sa picture nila ni Giselle sa wall. Someday, mai-inlove ka rin sa akin at magpapapansin. Saad ni Franz bago siya matulog. Second year college na sila dahil nasa business industry ang pamilya ni Franz ay ang course niya ay business management habang si Giselle naman ay nasa accounting. Gusto kasi ng kanyang tatay na mag-abogado ang dalaga kaya accountancy ang napili niya bilang preparatory course bago mag-law. Foundation day ngayon ng kanilang university at lahat ay nagsasaya sa loob ng school. Si Giselle naman ay kasama ang kanyang mga kaklase habang nanonood sila ng games. Kumakain ang dalaga ng chips at iced tea habang ini-enjoy ang panonood ng basketball. Oh my God!
Gulat na saad ni Giselle nang merong makabunggo sa kanya at natapon ang kanyang iced tea sa kanya. Hindi naman sana siya magagalit, pero itong nakabangga sa kanya ay hindi man lamang nagsorry. Baka gusto mo namang magsorry? Inis na tanong ni Giselle. Nataas kilay siyang tinignan ng babae. Bakit ako magsusorry sa malandi? Tanong naman ng babae. Wait, what did you say? Malandi? Takang tanong ni Giselle. Narinig mo naman pala, nilalandi mo naman talaga yung boyfriend ko. Tapos ngayon, nagkalat sa buong campus na boyfriend mo siya? What the boyfriend? Wala akong boyfriend. At bakit ko naman papatulan yung boyfriend mo? Matapang na tanong ni Giselle. Oh wow, hindi mo talaga papatulan ng boyfriend ko na pinagkakalat mo na boyfriend mo? Si Franz? Dahil sa piko ng babae, hinila niya ang buhok ni Giselle. Hindi naman pumayag ang dalaga na apihin siya. Malandi! Sigaw ng babae. Kahit magsumbong ka pa sa tatay mong kurap! Wika ng babae, lalo namang napikon si Giselle nang dinawit na ang kanyang tatay na mayor. Nang agaw ng juice ang dalaga at sinaboy yon sa mukha ng babae. Ikaw ang malandi! Sa mukha mong yan, hindi ka papatulan ni Franz. Tsaka hindi kurap ang papa ko. Palibhasa, yung tatay mo, konsihal na nga lang yung tinakbo, talo pa. Galit na sigaw ni Giselle. Dumating ang mga prof para awatin sila at sakto naman na dumating si Franz. Franz! Sigaw ng babae at lalapit kay Franz pero si Giselle ang nilapitan nito. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Franz kay Giselle. Agad itong kumuha ng panyo at pinunasan ng dalaga. Babe! Saad ng babae at hinarap sa kanya si Franz. Babe? Takang tanong ni Franz. Habang busy si Franz mag-isip, ay tumalikod na si Giselle para umalis doon. Hahabulin sana siya ni Franz pero hinawakan ng babae ang binata, kaya nakalayo si Giselle mag-isa. Nagkaroon ng record sa guidance si Giselle at isang buwan na walang driver ang dalaga dahil sa nasangkot ito sa gulo. I told you, mainit ang mata ng mga tao sa atin. Tatakbo ulit ako bilang mayor ng lungsod. At isa lang ang hinihiling ko sa inyo, na huwag kayong masasangkot sa anumang gulo. Sermon kay Giselle. I need to protect myself, Papa. Siya naman yung nauna eh. Katwira ni Giselle. Kahit na. Malapit na ang eleksyon at hindi pwedeng ngayon tayo gagawa ng gulo. Sagot nito sa kanya. Tumayo si Giselle at mag-walk out na. Kailangan mong mag-commute and no party at weekends for a month. That's your punishment. Saad ng kanyang ama. Padabog na umakyat sa kwarto ang dalaga at doon nagmukmuk. Kinabukasan ay papasok na siya sa kanyang school. Simula bata ay lagi siyang may service at never nag-commute. Hindi niya alam kung paano, pero akala niya ay madali lang ito. Naglakad siya palabas ng kanilang subdivision at doon pa lang pawis na siya. Tanghali ang pasok niya kaya tirik na tirik yung araw. Iritable ng katawan niya dahil sa pawis at walang dumadaan na bus, kaya naisipan niyang mag-jeep na lamang. Pero lagi siyang nauunahan, hanggang sa sumakay na ito sa puno na jeep. Ang kaso ay kalahati lang ng puwet niya, yung kasa. Halos maiyak na siya nang makarating sa school at late pa siya. Napagalitan siya ng kanyang strict na professor kaya sobrang nawala sa mood ang dalaga. Wala ka daw service? Tanong ni Franz. Gabi na ng uwian at medyo madalang ang tao sa lugar. Pwede ba? Huwag ka na muna magpakita sa akin. Lahat naman to nangyari ng dahil sa'yo. Kung hindi mo pinagkalat sa lahat na boyfriend kita, hindi magagalit yung gaga na yun. Hindi lang naman siya yung galit sa akin eh. Marami pa. Bakit hindi ka na lang sa kanila dumikit? Galit na saad ni Giselle. Bakit sa kanila ako didikit? Ikaw yung gusto ko. Binabaliwala mo lang talaga yung feelings ko. O sadyang wala ka lang talagang pake sa akin. Wala akong pake. Naging malapit ka lang naman sa akin dahil magkaibigan yung pamilya natin. Pero ayoko naman talagang lumapit sa'yo. Masyado kang maingay at magulo. At ayokong marinig yung mga corny mong jokes. Giit ni Giselle. Natahimik naman si Franz dahil lahat ng sinabi ni Giselle ay tumagos sa kanya. So gusto mo, lumayo na ako? Tanong ni Franz. Ayaw na kitang makita. Sagot nito sabay talikod para umalis na. Pagod na pagod ang dalaga nang makauwi ito sa kanilang bahay. After ng dinner ay agad na siyang nagpahinga sa kama.
Pagod ang katawan niya at isip niya kakaaral ngayong araw. Pero hindi naman siya makatulog. Malalim na ang gabi pero dilat na dilat pa rin ang mata niya. Hindi kaya sobra naman yung sinabi ko sa kanya? Nakokonsensyang tanong niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang phone niya at balak na tawagan si Franz. Pero bigla naman siyang nahiya. Bukas na lang, saad niya pa. Tinabi na niya ang phone niya at humiga para matulog. Lumipas ang 2 linggo ay hindi na nga nagparamdam ang binata sa kanya. Magkaiba ang building ng accounting department sa business department at nahihiyang puntahan ni Giselle ang binata. Hindi naman kasi totoo ang sinabi niya. Naiinis lang ito sa mga nangyari kaya hindi niya napigilan yung sarili niya. Pasilip-silip lang ang dalaga sa mga lumalabas na students sa business department at hinahanap ng mata niya si Franz. Pero ang natagpuan lang nito ay mga kaibigan ng binata. Giselle, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Tin. Nasaan si Franz? Tanong ni Giselle. Napataas ang kilay ni Tin at nagkatinginan pa sila ng ibang mga kaibigan. Imposible, saad ni Tin. Nagkasalubong naman ang kilay ni Giselle. Imposible ang alin? Takang tanong ni Giselle. He transferred. Actually, kakakuha lang niya ng TOR kahapon and honorable dismissal dito sa school. And imposible na hindi siya nagpaalam sa'yo? Sagot nito kay Giselle. Agad na umalis si Giselle para puntahan sa bahay si Franz. Pero pagdating niya doon ay mama lang nito ang nakausap niya. Hindi niya sinabi sa'yo? Matagal na siyang pinipilit ng papa niya na sumunod na sa mga kapatid niya sa Italy para doon mag-aral. Ayos na lahat ng papel niya. But after senior high school, he decided na sa Pilipinas pa rin mag-aral. At ngayon naisipan niyang doon na mag-aral. Sagot kay Giselle. Nakaalis na po siya? Tanong nito. Yes, kaninang umaga yung flight niya. Anyway, hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Umiling si Giselle na mayroong halong lungkot ang mukha. Don't worry, Iha. I will call him at sasabihin ko na tawagan ka niya and explain his side. Tumango na lang si Giselle. After nilang mag-usap ay umuwi na si Giselle. Ilang araw na naghihintay ng tawag ang dalaga. Pero wala. Lalong lumungkot ang buhay ni Giselle nang ma-realize niya na wala nang mangungulit sa kanya. Pag nasa coffee shop siya ay wala nang susulpot basta-basta na manlilibre sa kanya. Wala nang mangungulit para ihatid siya. Yung mga corny na jokes na sobrang benta sa kanya, wala na. Dumating ang birthday niya pero wala na yung lalaking mangungulit sa kanya na sumayaw sila na parang baliw sa gitna ng dance floor. After 10 years ay malaki na ang pinagbago ng lahat. Isa ng head accountant si Giselle sa company ng kanyang uncle, ang kapatid ng kanyang mama. Habang ang papa naman niya ay sobrang busy sa kumpanya dahil election season ngayon at tatakbo ito ngayon bilang governor. Iha, ba't hindi ka sumama sa papa mo maumpanya? Your father needs your charm. Malakas makahatak ng butante ang may kasamang pogi at magandang anak. Saad ng president and uncle ni Giselle. My father is a good politician. Tsaka kita naman yun sa lugar namin. Yung mga nagawa na niya ang magsisilbing tali sa mga butante para mahatak sila. Nakangiting sagot ni Giselle. Well, yeah, you're right. Kilala ko naman yung brother-in-law ko na yan. Matalino at magaling, kagaya mo. Ngiti lang ang naging sagot ni Giselle at bumalik na siya sa busy niyang trabaho. Kompleto ang pamilya Alvarado ngayon kahit sobrang busy nilang lahat para sa dinner. Si Mayor De Jesus na pumalit sa akin at matagal nang namumuno ng lugar ay merong gustong kumalaban. Saad ni Alvin, ang ama ni Giselle. Hindi naman interesado ang dalaga doon dahil walang pakialam sa politiko ang dalaga. Aba, sino naman ang naglakas loob na tumakbo kalaban kay Mayor De Jesus? Takang tanong ni Marina, ang asawa ni Alvin. Pero for sure na si Mayor De Jesus pa rin yung papanigan mo. Napahinga naman ng malalim si Alvin. Yung inaanak ko, sagot ni Alvin. Ano ka ba naman? Sa dami ng inaanak mo, simula nang maging mayor ka, hindi ko na alam kung sino ang mga yon. Si Franz Talampas lang naman ang kilala kong inaanak. Napatigil sa pagsubo ang dalaga at napatingin sa kanyang ama. Matagal na simula nang marinig niya ang pangalan ni Franz. Pinayagan siya ng kanyang mama at papa na umuwi? At kailan pa siya umuwi? Takang tanong ni Marina.
Nasa Maynila lang siya at matagal na pala siyang nasa Pilipinas. Nagtatampo nga ako sa kanya, sa mag-asawang talampas. Hindi ko na makilalang inaanak ko dahil sa tagal na hindi nagpapakita, saad ni Alvin. Siya ang makakasama kong mangampanya sa lugar natin. Saad ni Alvin, hindi niyo ba sasamahan yung papa niyo? Tanong ni Marina sa mga anak niya. Lagi akong sumasama kay papa. Si papa lang naman yung ayaw, sagot ng buong anak. Tinitigan ni Marina si Giselle. Sasama ako pag weekend, sagot ni Giselle. After ng kanilang dinner ay chinek ni Giselle kung merong update ang mga social media ng binata. Pero simula nang umalis ito ay wala ng update. Dumating ang araw ng Linggo at kasama si Giselle sa campaign nila. Wala namang pakialam ang dalaga at ang mata nito ay hinahanap ang isang lalaki. Habang nasa meeting room sila ay nagpaplano na ng lugar na pupuntahan. At napatayo si Giselle nang makita si Franz. Matagal na panahon na ang lumipas, pero never niyang makakalimutan ang mukha ng binata. Nagkaroon siya ng boyfriend, pero hindi rin yun tumatagal dahil laging si Franz ang hinahanap niya. Walang salita ang sinabi ni Giselle at agad niyang niyakap ang kababata nito. Bakit ngayon ka lang dumating? Naiiyak na tanong ni Giselle. Matangkad ang binata sa kanya, kaya tinignan niya ang mukha ni Franz at kumalas sa pagkakayakap. Ay isang seryosong mukha ang nakita niya. Walang reaksyon sa ginawa niya. Excuse me? Saad ni Franz sabay lagpas sa kanya at umupo. Franz, nakalimutan mo na ba si Giselle? Tanong ni Alvin. Kumunot ang noon ng binata at tinignan si Giselle. Yeah, I remembered her. Tipid na sagot ng binata. Nagsimula na ang meeting at parang wala lang si Giselle sa binata hanggang sa maglibot sila sa lugar. Ang tingin ni Giselle ay nasa lalaking sobrang niyang na-miss. Natapos ang araw pero hindi man lang sila nagkausap na dalawa. Pagod ang dalaga kakalakad nito sa lugar. Pero hindi naman niya yun ininda. Dumapit siya. Nakikita ko siya. Pero parang sobrang layo na niya. Mas malayo pa sa dati. Saad ni Giselle bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Paglipas ng araw ay madalang nang magkita ang dalawa dahil sa trabaho. Pero ngayon ay muling nagkaroon ng dinner ang dalawang pamilya at nais ng kanyang ama na kumpleto sila kaya tinapos na ni Giselle ang kanyang trabaho agad. Pagdating niya ay nandoon na silang lahat. Pero ang katabi niya sa table ay si Franz. Dahil sa nangyari sa campaign ay parang nahiya na ang dalaga na kausapin si Franz. Sobrang tahimik lang nilang dalawa at hindi sanay ang dalaga sa sobrang tahimik na si Franz. Si Franz ang hindi ko inaasahan na sasabak sa politika, saad ni Alvin. Tinignan ni Giselle ang binata. Maski siya ay hindi niya naisip na papasok sa politika ang kaibigan. Wala na ring imik ang dalaga hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na masolo niya si Franz. Iniisip niya na baka sa tagal ng hindi nila pagkikita ay nahihiya na ang binata sa kanya. Nakatambay ang binata sa labas at tinitignan ang magandang view ng garden ng lugar. Tumabi ang dalaga sa binata pero ilang minuto rin ang tinagal bago magkaroon ng lakas ng loob si Giselle. How are you? Panimula ng dalaga. Tinitigan lang sa saglit ni Franz. At sa saglit na yon ay parang merong kirot sa kanyang puso. Dahil parang ginawang yelo ang puso niya sa lamig. I'm good. Tipid na sagot ng binata. Do you still know me? Baka kasi nag-assume lang ang dalaga na kilala pa siya ng binata. Giselle Alvarado. Sagot lang ni Franz. Napatango si Giselle at nagdadalawang isip kung itutuloy pa ang pakikipag-usap sa binata. Bakit ka biglang umalis? Bagay na matagal na niyang gustong itanong at masagot dahil naguguluhan talaga ang dalaga. Dahil gusto ko? Napaiwas ng tingin si Giselle. Ramdam niya na hindi siya gusto kausap ni Franz. I remembered ayaw mo sa politiko dahil sa magulo at maduming pamamalakad. But look at you now, running for mayor. Nakangising saad ni Giselle. Ang in-expect ko, ikaw yung papalit sa papa mo. Business and politics, pareho lang madumi. What is the difference? Pareho mo lang naman niloloko ang lahat. Muling napabaling ang tingin ni Giselle sa binata. Hindi na siya yung kaibigan niya. Sobrang layo na nito sa dati. Actually, I don't need to explain it to you. Kung ano man yung gusto kong gawin sa buhay. You're not part of it, saad ni Franz.
Napalunok ang dalaga dahil para siyang pinana sa kanyang puso gamit ang malaking espada. Tumalikod ang binata para maglakad na paalis. Pero hinarang siya ng dalaga. Ang sakit mo naman na magsalita, giit ni Giselle. Kung ayaw mong marinig yung sagot ko, huwag kang magtanong, sagot ni Franz. Pumasok na sa loob ng restaurant si Franz. Pumasok na rin si Giselle, pero hindi para magstay, kung hindi para magpaalam na aalis na ito. Nawala na rin kasi siya sa mood. Habang nasa kotse na ang dalaga ay hindi nito mapigilan ang mainis. What the hell? Napakayabang na. Hindi pa nga siya mayor niyan ha, pero sobrang hambog na. Napahinto sa kalsada si Giselle. Ano ba kasing kasalanang ginawa ko sa kanya? Parang ganyanin niya ako. Akala mo naman napakagwapo. Parang hindi naging patay na patay sa akin. Irita niyang saad. Napasabunot na siya sa kanyang sarili dahil sa inis. Bakit ko ba naging kaibigan yung punyetang lalaking yan? Nagpatuloy na lang sa pagmamaneho si Giselle. You're not part of my life too. Kinabukasan, pagbaba ni Giselle mula sa kanilang second floor ay nagulat ito nang makita si Franz sa kanilang living area at bibigyan ng kape ng kanilang kasambahay. Agad na tumakbo, palapit si Giselle kay Franz at tinagaw ang kape na hihigupin na nito. This coffee is part of my life at ayoko rin na maging parte ka nun. Iritang saad ni Giselle at siya nang uminom ng kape na binigay kay Franz. Napangiti naman si Giselle habang naglalakad ito papunta sa dining area para tignan ang breakfast. Akala naman niya siya lang yung savage dito sa lugar na to. Attitude lang pala. Ako yata ang supplier niyan. Bulong niya sa sarili. Ma'am, meron po ba kayong sinasabi? Takang tanong ng isang kasambahay na nag-aayos ng table. Wala, mainaalala lang, sagot ni Giselle. Napansin ng dalaga na sobra ang plate. Don't tell me dito kakain yung lalaki nasa living room, tanong ni Giselle. Lalaki, ma'am? Si Sir Franz po yun, sagot sa kanya. Napansin ni Giselle na pumasok rin sa dining area si Franz at sa likuran nun ay ang kanyang papa na mayroong kausap sa phone. Franz? Wala akong kilalang ganun, parinig ni Giselle bago ito umupo. Alam niya nakatabi niya si Franz kaya ang isang plato sa tabi niya ay nilayo niya yun sa kanya. Not part of my life. Saad ni Giselle sabay inom ng kape. What do you mean, na not part of your life? Takang tanong ni Alvin sa anak. Umiling lang si Giselle sabay ngiti sa kanyang ama. Pero ang ikinagulat niya ay biglang pumasok ang kanyang tito na congressman na kapatid ng kanyang ama. Have a seat, Franz, para makapag-breakfast na tayo. Napataas ang kilay ni Giselle nang umupo ang uncle niya sa plate na nilayo niya sa kanya at tumingin sa kaliwa ang dalaga dahil doon umupo si Franz. Masama ang loob na kumain si Giselle. Pero ang katabi niya, pa-chill-chill lang. Pinag-uusapan ng mga lalaki na kasama ni Giselle ay tungkol sa Sherwin ni Franz. Kaya natawa si Giselle na ikinatigil ng lahat. Are you okay, Iha? Tanong ng uncle niya sa kanya. Wala po, uncle. Tinignan niya si Franz. Kilala ba siya ng mga tao? Para kasing bigla na lang siyang sumulpot. Tapos tatakbo bilang mayor. Natatawang saad ni Giselle. Sino ba siya para iboto? Napasmirk na tanong ni Giselle. Tumatakbo sa isip ni Giselle na I told you, mas ma-attitude ako sa'yo. Pinagpatuloy niyang pagkain niya dahil ayaw na niyang magtagal pa sa lugar na yon. Simula nang hindi na siya pinapansin ni Franz ay never na rin niyang pinansin ang binata. Hanggang sa dumating ang election day. Nakaupo siya habang tinitignan ng lahat ng kandidato. Solid lang sana siya sa papa niya. Pero kahit na masama ang loob niya sa kaibigan, ay binoto niya pa rin si Franz. Hindi inaasahan nung gabi ng bilangan ay nagsaya ang buong pamilya dahil sa pagkapanalo ng kanyang papa. Pero napangisi ang dalaga nang makita na sobrang laki ng lamang ni Franz. I told you, mananalo siya. Saad ng kapatid ni Giselle. Tumayo si Giselle at pumasok sa loob ng kwarto niya. Kinuha niya ang phone niya para i-text ang binata. Pero agad din niyang binura. Naisip niya na hindi na sila gaya ng dati. Natulog na ang dalaga dahil maaga pa ang pasok niya. Normal na kasi sa kanya ang pagkapanalo ng kanyang papa dahil malakas talaga ito. After ng lahat, lumipas ang mga buwan, bumalik na sa normal ang kanilang bahay. Lalong naging busy. Sa isang conference kung saan nandoon si Giselle ay hindi inaasahan na magkikita sila ng kaibigan ni Franz na si Tin doon.
Isa na rin itong negosyante at ito na rin ang nagmamanage ng kanilang business. Lalo kang gumanda. Puri kay Giselle. Maliit na bagay. Birong sagot naman ni Giselle. Kaya gustong gusto ka ni Franz dati. Banat ni Tin. But anyway, sa sobrang busy ang tagal na naming hindi nakapag-usap. Balita ako mayor na siya. Lagi niyang sinasabi sa amin gusto kanyang maging asawa at papalitan ng kanyang papa. Pero ngayon isang mayor na. Saad ni Tin. Hindi na pala kayo nag-uusap. Well, sobrang laki na kasi ng pinagbago niya. Saad ni Giselle na merong halong lungkot. Nagkasalubong naman ang kilay ni Tin. Nagbago? Well actually, nakausap ko naman siya nung isang araw. Pinuntahan ko siya sa office niya dahil para i-congrats. Wala naman akong nakita na pinagbago niya. Ganun pa rin siya. Maloko at maingay pa rin. Napuno naman ang pagtataka si Giselle. Walang nagbago sa lagay niyang yun? Naguguluhan na tanong ni Giselle. Yes, nawawala lang naman sa mood yun pag nalalaman niyang merong umaaligid sa'yo. Saka kaya siya umalis ng school dati dahil utos mo pala. Napabuka na ang bibig ni Giselle dahil sa hindi niya mawari ang sinasabi ni Tina. Dahil sa akin? Never ko siyang pinaalis sa school ha? Dapat nga ako magalit sa kanya dahil umalis siya basta-basta na lang. Sagot ni Giselle. Kung ano-ano daw kasi yung sinabi mo. At saka ayaw mo na daw siyang makasama. At makita. Kaya yun yung ginawa niya. Alam mo feeling ko, dati, kaya pa nun tumalo ng building para sa'yo eh. Paliwanag ni Tina. Napahawak sa ulo si Giselle dahil naaalala niya yung araw na sobrang nainis siya sa schoolmate nila at dumagdag pa ang init ng ulo niya sa pag-commute niya. Bad trip lang naman ako nun eh, kaya ako nasabi yun. Pero hindi ko naman talaga gusto siyang umalis eh, saad ni Giselle. Nagkibit balikat na lamang si Tin. I don't need your explanation. But maybe si Franz wants to hear your side. Sagot naman ni Tin. Nagpalipas lang ng ilang araw si Giselle dahil tinapos niya ang kanyang trabaho para makapag-absent siya ng isang araw sa office. Maagang gumising si Giselle para ipagluto si Franz ng paborito nitong pagkain, chicken fillet at dadalhin niya sa munisipyo. Kilala na si Giselle sa lugar dahil matagal na ring namuno ang papa niya bilang mayor at ngayon, gobernador na ng lungsod. Wala siyang kahirap-hirap na nakapasok sa loob ng office ng mayor. Pagkapasok niya ay napakaraming papeles ang nakalagay sa table ni Franz. What are you doing here? Tanong ni Franz sa kanya at tinapunan lang siya ng mabilis na tingin. Pinakita niya ang dala niyang paper bag at nilagay yon sa table ni Franz bago umupo. Meron ka bang free time? Tanong ng dalaga. Nagilty kasi si Giselle nang malaman niya na siya ang may kasalanan ng lahat. Lagi naman niya kasi itong sinusungitan noon. Pero hindi niya naman inaasahan na seseryosohin ito ng binata. Wala. Mabilis na sagot kay Giselle. Napahinga ng malalim ang dalaga. I'm sorry. Saad ng dalaga. Kung alam naman niya na mali niya ay handa naman siyang mag-sorry sa lahat. Napatigil sa ginagawa niya si Franz at napatingin sa dalaga na kasama niya. Nagkaroon tayo ng misunderstanding 10 years ago. And I'm sorry for that. Dagdag niya pa. Misunderstanding sa alin? Takang tanong ni Franz. Yung mga sinabi ko sa'yo. Nadala lang naman ako ng inis at pagod noon. Kaya ako nasabi yun. And I apologize for that. Paliwanag ni Giselle. I don't remember anything. However, if yan lang ang makakapagpaalis sa'yo dito, agad, dahil inaabala mo yung trabaho ko. Apology accepted. Sagot ni Franz at bumalik na ito sa kanyang ginagawa. Alam kong ako ang dahilan. I'm sorry. Alam mo naman, maarte lang talaga ako. Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik yung lahat? I really missed you. Sad ni Giselle. Ang gusto ko ay umalis ka na. 10 years na yung lumipas. Hindi mo na mababalik yung lahat. Sagot ni Franz. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Giselle. Tumango na lang siya at umalis ng office ng binata. Pagkaalis ng dalaga ay napabitaw ng pen ang binata at napasabunot ng kanyang buhok. Let's go back together. As simple as that, Franz.
Inis na saad niya sa sarili. Tinignan niya ang pinto kung saan lumabas ang dalaga. Gusto na niya itong habulin pero ayaw kumilos ng kanyang paa. Ang tagal ko na sa Pilipinas. If you really miss me, bakit ako pang unang nagpakita sa'yo? Napadukdok ng ulo si Fran sa table. Nagiging isip bata talaga siya kapag kay Giselle ang usapan. Huminga siya ng malalim. 10 years ago, I promised na hindi ko na siya hahabulin. Kung gusto niya ako, she needs to earn me. Saad nito sa sarili sabay ngiti. Tinignan naman niya ang dala ng dalaga at napangiti siya dahil alam pa rin ito ang gusto niya. Yun na rin yung naging launch ng bagong mayor. Dahil sa maraming ginagawa si Franz ay gabi na lang niya nakakasama ang mga kaibigan niya. Nasa bahay lang sila at merong konting inuman silang magkakaibigan. Nagkakausap na ba kayo ni Giselle? Tanong ni Tina. Speaking of Giselle, sobrang ganda na niya ngayon, no? Puri pa ni Drew. Nakatanggap naman siya ng isang masamang tingin kay Franz. Kalma, Mayor. Wala akong balak na kuhanin sa'yo yun. Biro pa ni Drew. Alam ko naman na high school pa lang, binabakuran mo na yun eh. Hindi ko na siya babakuran. Ako na ang binabakuran niya ngayon. Proud na saad ni Franz. Wow, really? Nung nakaraan lang parang merong umaaligid kay Giselle eh. Saad ni Tina. Napakunot noon naman si Franz. What do you mean? Madalas kaming nagkikita dahil business partner namin yung company nila. Nasa business industry siya. Nasa politics ka. Ewan ko ba sa'yo bakit nilayo mo yung sarili mo? Saad ni Tina. Sad boy siya ng 10 years. Ayun, akala niya susundan siya sa Italy. Natatawang saad ni Drew. Umayos ng upo si Franz at ngumiti ang binata. Lagi nga niya akong dinadalaw sa office para sa UN eh. Nakasmirk na saad. Napapalakpak naman ang mga kaibigan niya. Lasing ka na. Kahit ano-ano na yung mga sinasabi mo. Ako ay uuwi na at nagtetext na yung aking asawa. Saad ni Drew at ganun din si Tina. Umalis na ang dalawa niyang kaibigan. Bumalik na sa kwarto ang binata kung saan wala siyang tinanggal na kahit anong picture nila ni Giselle. Pinitik niya pa ang picture ng dalaga at natumba yun sa table niya. Silly. Saad niya bago ito humiga sa kanyang kama at natulog. Sa bahay ng mga Alvarado, abala ang pamilya sa pagkain ng dinner. I heard na pinuntahan mo si Mayor Franz sa office niya, tanong ni Alvin kay Giselle. Yeah, but meron lang akong tinatanong sa kanya, sagot ng dalaga. Since pinupuntahan mo na siya, ikaw na rin magbigay ng invitation sa kanya para sa 60th birthday ko next month, utos ni Alvin. I'm gonna text him, sagot ni Giselle. No, he's not just my inaanak, he is the mayor. Ibigay mo ng personal. Utos ni Alvin. Wala nang nagawa ang dalaga kung hindi ang sumunod na lang sa kanyang ama. Okay, Gov, sagot ni Giselle. Weekend at walang pasok sa office ni Giselle at nalaman niya sa sekretary ng mayor na nasa bahay lang ito ngayong linggo. Kaya sa bahay na lang pumunta si Giselle para ibigay ang invitation na pinapabigay ng kanyang ama. Hindi po kayo pwedeng mawala doon, tita. Magagalit si Gov, saad ni Giselle sa mama ni Franz. Of course, nandong kami. And anyway, puntahan mo na si Franz sa kwarto niya. Sagot kay Giselle. Tumango lang naman ang dalaga at umakyat na ito. Hindi naman siya bago sa bahay kahit na matagal siyang hindi nakakapunta dito. At wala rin namang iba masyado sa bahay na mga talampas. Pagdating niya sa tapat ng kwarto ng binata ay kumatok ito ng 3 beses. Pero nang walang sumagot, ay sinubukan na lamang niyang buksan ang pinto. Hindi naman ito nakalock kaya nakapasok ang dalaga. Naabutan niyang natutulog pa si Franz kaya napataas ang kilay nito. Anong oras na pero tulog pa rin siya? Mahina niyang puna. Tinitigan niya ang kwarto ng binata at namangha siya dahil nandoon pa rin ang pictures nilang dalawa. Halos walang picture na solo ang binata at marami pa siyang picture dito kesa sa pamilya niya. Napalapit si Giselle sa wall ng kwarto kung saan present si Franz sa lahat ng birthday niya hanggang 20th. At wala nang sumunod doon. Lilingon na sana siya kay Franz pero napabalikwas ito nang magulat siya dahil nakatayo na si Franz at seryosong nakatingin sa kanya. Dahil sa nangyari ay nasagi niyang isang picture frame sa wall at nalaglag yun. Pagtingin niya,
ay yung 20th birthday niya ang nalaglag. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Seryosong tanong ni Franz. Napatingin naman si Giselle sa nabasag niya at balak niya itong pulutin. Pero bigla siyang hinila ni Franz palayo. Umalis ka na! Utos ni Franz. Inutusan lang ako ni Papa na ibigay sa'yo to. Sagot ni Giselle sabay abot ng invitation card. Kinuha na ni Franz yun at muling tinignan si Giselle. Makakaalis ka na. Taboy ng binata. Tumalikod si Giselle at nagsimulang maglakad. Nang nakahawak na ito sa doorknob ay muli niyang tinignan si Franz. Hindi mo pa rin pala inaalis yung mga pictures natin. Masaya akong nakita mga yan. Nakangiting saad ni Giselle. Wala lang akong oras na itapon yan, sagot ni Franz. Napakunot noon naman si Giselle. Medyo nasaktan siya doon sa sinabi niya kaya nilapitan niya ang mga pictures para kunin. Ako na lang yung magtatapon. Sabay kuha ng mga pictures pero agad naman na inagaw sa kanya ni Franz yun. Gamit ko ang lahat ng nandito at kwarto ko to. Wala kang karapatan na hawakan ang lahat ng nandito. Saka huwag na huwag ka nang pumasok dito at hindi kita pinapapasok, giit ni Franz. Nagsorry na ako sa'yo. Ako yung may mali. Sana kinausap mo ako agad. Eh di hindi aabot ng 10 years ang lahat. Inis na saad ni Giselle. Hindi naman ako galit sa'yo. Wala akong pakialam actually. Naisip ko lang na ayoko nang magpakatanga sa babaeng kagaya mo. Seryosong sagot ni Franz. Tinignan niya sa mata ang dalaga. Hindi siya kumurap-kurap dahil gusto niya itong sabihin sa mga mata ng dalaga. Napagod lang ako na umasa sa babaeng wala namang pakialam sa akin. Na naging kaibigan lang naman ako dahil sa magkaibigan ng pamilya namin. Biglang lumungkot ang buong pagkatao ni Giselle. Umalis ka na. At next time, wag na wag ka nang pupunta dito. Just give it to my secretary. Mamaya makita mo pa nakasama ko yung girlfriend ko dito. Saad ni Franz. Parang nawala ng boses si Giselle sa narinig niya. Tangulang ang naging sagot niya at umalis na. Habang nasa kotse siya ay hindi niya mapigilan ng umiyak dahil nakakaramdam siya ng sakit kahit hindi naman niya alam ang dahilan. Si Franz naman ay napasabunot sa sarili niya. Bakit ko ba sinabi yun? Kahit isang seryosong girlfriend wala ako. Napahinga ng malalim si Franz dahil sa inis niya sa kanyang sarili. Araw ng birthday ng governor ng lungsod, inaasahan na magarbo ang gagawin doon. Maraming negosyante at politiko na galing sa iba't ibang bayan ng lungsod. Masaya ang dalaga na nakikipag-usap sa kanyang mga pamilya. Pero nang dumating ang mayor ng kanilang bayan ay nawala sa mood ang dalaga. Hindi sila nagpapansinan kahit ang pamilya nila ay sobrang close sa isa't isa. Nasa iisang table lang sila at ang iba pang mayor ng ibang lugar. Napalipat ang tingin ni Giselle sa katabi niya nang pinagsalin siya nito ng wine. Ang mayor ng kalapit na bayan nila. Gwapo, binata, at halos kaedad niya lang din yun. Ikaw pala yung napakagandang anak ni Governor Alvin. Matagal na kitang gustong makita. Dahil bulong-bulungan na napakaganda at talino mo raw. At ngayon, napatunayan ko nga yun na dapat ipagsigawan. Saad ni Mayor Luke. Nagtawanan naman ang mga kasama nila at nagsimula silang tuksohin. Payag kaya ang governor natin dyan? Tanong ng isang negosyante. Ako, kung sino yung gusto ng anak ko, okay lang sa akin. Pero alam nyo na ang mangyayari pag nasaktan yan, saad ni Alvin. Nagtawanan ang lahat maliban sa isa. Si Franz na seryosong kumakain lang. Matapos ang birthday at lumipas ang ilang araw ay lagi nang nakakatanggap ng bulaklak si Giselle galing kay Mayor Luke. Sa bahay nila, kasama ulit ang pamilya talampas dahil meron itong muling itatayong business na ka-share si Alvin. Pag-uwi ni Giselle ay meron siyang uwing bulaklak. Mukhang seryoso sa'yo si Mayor Luke ah, pang-aasar ni Alvin sa anak. Naiinis na nga ako papa eh. I told him na itigil na dahil nasasayang lang naman to. Hindi ko na alam kung saan ilalagay itong mga bulaklak, sagot ni Giselle. Umupo na rin si Giselle para sabayan sila sa pagkain. Pero napansin ang kapatid ni Giselle na parang tumahimik bigla si Franz. Ikaw Mayor Franz, meron ka na bang nililigawan? Diba dati type mo rin si Giselle? Tanong ng kuya ni Giselle.
Kuya, just let him eat. Hindi na niya ako gusto. Kaya kalimutan na natin yung lahat. Saway naman ni Giselle. Gusto man magsalita ng ibang member ng pamilya ay tumahimik na lang din sila dahil lalong naging seryoso si Franz. Sa kalagitnaan ng pagkain nila ay tumunog ang phone ni Giselle. Excuse me? Paalam ni Giselle bago sagutin yung phone nito. Ilang minuto lang ang tinagal at bumalik din agad si Giselle. Don't tell me meron ka pa ring trabaho sa ganitong oras, anak. Tanong ni Alvin sa anak niya. No, that's Mayor Luke. Inaaya akong mag-dinner. But I said tomorrow na lang, paliwanag ni Giselle. Nagpatuloy sila sa pagkain at nagsimulang pag-usapan ng negosyo. Si Giselle ay umalis din agad dahil kailangan na niyang magpahinga. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ng dalaga, inaantay niya si Luke na sunduin siya. Hindi na ito nagdala pa ng kotse dahil sinabi ni Luke na siya na ang susundo, kaya nagpahatid na lang siya kaninang umaga. Nakita na niya ang kotse ni Luke at kakawayan na sana niya yon, pero biglang merong humila sa kanya. Napakunot ang noon ni Giselle nang makita si Franz na hinahatak siya. Saan mo ako dadalhin? Takang tanong ni Giselle habang sinisilip-silip nito si Luke. Samahan mo ako. Aya ni Franz. May lakad ako. Tsaka bitawan mo nga ako. Utos ni Giselle. Nakalayo na silang dalawa pero ayaw pa rin siyang bitawan ng binata. Ano bang ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho sa munisipyo? Puna ni Giselle. Tapos na ang trabaho ko. Sagot ni Franz. Pinagbuksan siya ng pinto ng binata at pinapasok dito. No, ayoko. Tumunog ang phone ni Giselle at pinakita niya yon sa binata. Tinatawagan na ako ni Mayor Luke. Kaya, napanganga na lang si Giselle nang kinuha sa kanya ni Franz ang phone niya at pinatay yon sa bayhagis ng phone sa backseat. Mas importante ang pupuntahan natin. Saad ni Franz at pinapasok na si Giselle sa kotse. Dahil mas malakas ang binata sa kanya ay wala itong nagawa. Dahil hindi na rin naman siya pinatakas pa ni Franz. Umalis sila sa lugar na hindi man lang nagpaalam kay Luke. Siguraduhin mo lang na importante yan ha, banta ni Giselle. Kinuha ng dalaga ang phone niya at tinawagan si Luke para i-cancel ang dinner nila dahil meron siyang importanteng pupuntahan. Lihim naman na napangisi si Franz doon. San ba kasi tayo pupunta? Takang tanong ni Giselle. Kailangan kong mag-isip. Huwag ka munang maingay. Sita ni Franz. Kailan ka ba nag-iisip? Sagot naman ni Giselle. Bigla namang inihinto ni Franz yung kotse at halos namudmud ang dalaga sa salamin dahil sa lakas ng pagpreno nito. What did you say? Seryosong tanong ni Franz. Mabilis na umiling si Giselle. Wala naman akong sinabi. Umiba ang tingin ng dalaga dahil parang napikon yung binata. Nasaan na ba tayo? Pag-iiba niya. Di ko rin alam. Sagot ng binata. Napataas ang kilay ni Giselle. Anong hindi mo alam? Ikaw yung nagmamaneho, hindi mo alam? Alam mo, itabi mo. Ako na. Itinulak ni Giselle si Franz sa driver's seat. Umalis lang din naman agad si Franz at lumipat sa passenger seat. Nagugutom na ako. Mag-dinner na lang muna tayo. Saad ni Franz. Napailing na lamang si Giselle dahil sa kasama niya. Abala ka talaga sa buhay? Giit ni Giselle. Pinaandar niya ang kotse pero ilang minuto pa lang siyang nagmamaneho ay bigla naman yung huminto. What's happening? Takang tanong ni Giselle. Napalabas naman si Franz ng kotse at nakita niya na flat yung gulong nito. Kung minamalas nga naman. Reklamo ni Giselle nang makita ang flat na gulong. Tinignan niya ang paligid. Gabi na at ngayon ay nasa gilid sila ng kalsada. Tatawag ako ng tulong, saad ni Franz. Inis na pumasok sa loob ng kotse si Giselle at sumunod naman si Franz. Nakaupo lang silang dalawa doon. Kahit naman nasa gilid lamang sila ng kalsada ay maganda rin ang paligid dahil bukid ang tabi ng kalsada. Kita ang mga bituin sa langit at ang buwan na nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanila. Kung hindi ka lang sana umepal, sana nasa bahay na ako ngayon at nagpapahinga, reklamo ni Giselle. Napahinga ng malalim ang dalaga at tinignan ang kasama niya. Magpapasama ka ba saan? Na masiraan ang sasakyan? Mayor ka naman pero bakit bulok tong sasakyan mo? Mukhang mas mayaman ka pa yata nung susante ka pa. Halos lahat na magaganda yung kotse na dadala mo sa school, sita ni Giselle. Wala naman akong kailangang pasikatan pa. Bakit kailangan ko pang magdala ng magandang kotse?
Tanong ni Franz. I knew it. Pagyayabang lang yung alam mo. Tumahimik si Franz kaya biglang nag-guilty si Giselle. Hindi pa nga nila naaayos yung ginawa niyang gulo, pero ngayon ay sinusungitan na naman niya ito. Balak mo bang sagutin si Luke? Tanong ni Franz. Mabait naman siya, sagot ni Giselle. He is involved vote buying at mga illegal na pasugalan, saad ni Franz. Napakunot noon naman si Giselle. How did you know? Takang tanong ni Giselle. Hindi kasi ako nag-iisip, sagot lang ni Franz. Tama ka naman dyan, saad ni Giselle. Lumayo ka na, bago ka pa madamay, at madamay ang pangalan ng pamilya mo, paalala ni Franz. I thought sa akin ka concerned. Natawa ng mahina si Giselle. Malapit ang pamilya mo sa pamilya ko. Possible na madawit din kayo pag merong malaking isyong nangyari sa pamilya namin. Tama. Iniisip mo yung pamilya mo, saad ni Giselle. Sumandal ito sa upuan at pinikit ang kanyang mga mata. Magaan ang pakiramdam niya pag si Franz yung kasama niya. Simula nung bata pa sila. Kaya niyang matulog kahit saan basta alam niyang naandyan lang si Franz sa tabi niya. Di mo lang alam, bulong ni Franz. Hindi ko alam dahil ayaw mo namang sabihin, saad ni Giselle. Huminga siya ng malalim sabay dilat ng mata at tinignan ng binata. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko naman na ako yung dahilan. Ako ang dahilan ng lahat. Pero kung ayaw mo na talaga akong maging kaibigan, ayos lang. Nakangiting saad ni Giselle. Ito na naman si Franz. Ito na yung chance niya para sabihin ang lahat sa dalaga. Pero umuurong na naman yung dila nito at wala siyang masabi na salita. Personal choice ko yun, sagot lang ni Franz. Umiwas siya ng tingin sa dalaga dahil naiinis na ito sa sarili niya. Inoffer ng dalaga ang kamay niya sa binata. Gusto ko rin namang bumalik ang dati nating pagkakaibigan. Tinignan lang ni Franz ang kamay ng dalaga at umiwas ito ng tingin. Sumandal siya sa upuan at pinikit ang mga mata nito. Gusto niyang isigaw kay Giselle na hindi kaibigan ang gusto niya. Binawi naman ng dalaga ang kamay niya dahil akala nito na hindi pa rin tanggap ni Franz ang lahat. Tumahimik lang silang dalawa. Pero pareho nilang na-enjoy yung katahimikan dahil pareho nilang gusto na makasama ang isa't isa. Hanggang sa dumating na ang susundo sa kanilang dalawa. Ang katahimikan sa nasirang kotse ay nagpatuloy hanggang sa maihatid na niya si Giselle sa kanilang bahay. Nalulungkot ang dalaga dahil gustong-gusto na talaga niyang bumalik ang lahat. Pero mukhang malabo na ito. Sa dalang nilang magkita na dalawa ay tuluyan na ngang natanggap ni Giselle na wala na. Patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Mayor Luke at nakikita naman ito na mabait ang mayor sa kanya. Habang papauwi si Giselle sa kanyang bahay ay naisip niyang puntahan si Franz. Closer lang naman, saad niya sa sarili. Napailing si Giselle. Nag-sorry naman na ako. At saka hindi naman naging kami. Personal choice naman niya kung bakit siya umalis. Okay na siguro yun, saad ni Giselle sa sarili niya. Biglang umulan kaya tama ang desisyon niya na umuwi na lang kaagad. Pero habang nagmamaneho ang dalaga ay mabilis niyang inapakan ng preno dahil merong kotse na biglang humarang sa kanya. Anong problema ng isang to? Inis na saad ni Giselle. Wala siyang payong kaya hindi siya makababa at hindi naman malinaw sa mata niya ang kotse dahil sa ulan. Napakunot ang noon ni Giselle nang bumaba ang isang driver na lalaki na hindi man lang gumamit ng payong. Don't tell me siya pa yung galit, puna niya. Kumuha ng payong si Giselle para harapin din yung lalaki. Pero paglabas niya, ay nagulat siya nang makita si Franz na parang nakainom ito. Masama ang tingin sa kanya kaya medyo kinabahan ito sa seryosong look ng binata. Baliw ka ba? Tanong ni Giselle at pinayungan niya ang nababasang binata. Pero lalong napakunot ang noon ni Giselle nang hinawi ni Franz ang payong, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Anong problema mo? Saka bakit ka umiinom? Nagmamaneho ka pa? Paano kung merong makakita sa'yo? Mayor ka! Hindi ka lang basta tao dito sa lugar na to. Sermon ni Giselle. Hindi ka ba sanay makinig? Sinabi ko na sa'yo, lumayo ka na sa look na yon. Sigaw sa kanya ni Franz. Unang beses siyang sinigawan ni Franz nang ganun sa harapan niya.
Napapaatras si Giselle nang nilalapitan siya ng binata. Pag merong makakita sa'yo na ganyan ka, masisira ang image mo. Umuwi ka na at magpahinga. Kalmadong saad ni Giselle. Iniwasan niya si Franz para kuhanin ang payong. Pero si Franz ay ngayon lang nakakuha ng lakas ng loob para sabihin ang lahat. Handa kang masira ang pangalan mo para lang sa lalaking yun? Tanong ni Franz habang hindi makapaniwala kay Giselle. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Mabait siya sa akin. Hindi ko nakikita yung mga sinasabi mo sa kanya. Dahil gusto kanyang makuha. Kaya hindi kanya pinapakitaan ng ganun. Bobo ka ba? Galit na saad ni Franz. Umuwi ka na. Ayaw nang patulan ni Giselle ang lalaking kasama niya ngayon dahil nakainom ito. Hindi na niya alam kung paano magre-react kay Franz paglasing dahil sa tagal nilang nagkahiwalay. Mahal mo na ba siya? Tanong ni Franz. Napakunot ang noo ni Giselle. Tinignan niya ang binata at pilit na iniintindi kung ano ang point niya sa lahat. Umuwi ka na. Wala akong sasagutin sa kahit anong tanong mo. Kung gusto mong mag-usap tayo ulit, pag hindi ka nalasing, sagot ni Giselle. Papasok na sana siya sa loob ng kotse pero hinila siya ng binata at sinandal sa kotse, sabay tingin sa mga mata nito. Gusto kong malaman ang sagot ngayon. Hahayaan na kita sa kanya pag sinabi mong mahal mo siya. Nag-iba ang tono ng binata. Pakiramdam niya ay puno ng sakit ang boses ng binata at ramdam na ramdam niya yun. Hahayaan mo akong mapahabak? Napakunot ang noo ni Franz. Pero si Giselle ay nakatitig lang sa binata habang hinahayaan lang nila na mabasa sila ng tubig. Napayuko si Franz at napahampas ito sa bubong ng kotse ni Giselle dahil sa inis. Bakit mo ba ako ginaganito, Giselle? Bakit ba lagi mo na lang akong pinagmumukhang tanga? Ako na lang lagi yung naghahabol sa'yo. Bakit ako na lang yung laging nagmamahal? Halos mamula na ang binata dahil sa sigaw nito. Mahal mo ko? Naguguluhang tanong ni Giselle. Never naman nawala. Simula nung bata pa tayo hanggang ngayon, ikaw pa rin. Hindi na nagsayang pa ng oras si Giselle. Hinila ni Giselle ang suot ng binata para ilapit sa kanya ang katawan nito. At agad niya itong hinalikan. Nakuha na nito ang gusto niyang sagot sa binata. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya ito pagsisisihan. Gusto rin naman niya, masyado lang siyang nagmamaganda sa binata. Hindi nila alintana na merong makakakita sa kanilang dalawa. At maging ang malamig na tubig ulan na bumabalot sa kanya. Hindi na rin pinalagpas pa ni Franz ang pagkakataon na binigay sa kanya ng dalaga. Pumasok sila sa loob ng kotse ni Giselle nang hindi bumibitaw sa pagkakahalik sa isa't isa. Pero nang mahawakan ni Franz ang katawan ng dalaga, ay humiwalay sa pagkakahalik si Giselle. This is not the right place for this. Meron kang pangalan na inaalagaan. Awat ni Giselle at umayos ito ng upo. Pareho silang natahimik dahil sa biglang nangyari. Pero napatingin si Franz sa dalaga dahil tumatawa ito. Napakunot ang noo ni Franz. Pero nang hinampas siya ni Giselle dahil sa kakatawa nito ay natawa na lang din ang binata. Bakit ka tumatawa? Natatawang tanong ni Giselle. Umiling si Franz. Dahil tumatawa ka? Sagot ni Franz sa kanya. Baliw! Nang kumalma silang dalawa, ay hinatid na siya ni Franz sa bahay nila. What's the meaning of this, Mayor Franz? Tanong sa kanya ni Governor Alvin na kakarating lang din. Parang meron kang balak na tukain sa mismong pamamahay ko. At saka bakit basang-basa kayo? Taas kilay na tanong ni Alvin. Nasiraan lang ako ng kotse, Papa, at siya yung tinawagan ko para tulungan ako. Paliwanag ni Giselle sa ama. Isang mayor pa palang mekaniko mo. Napaka-busy niyang tao at nabibigyan ka pa niya ng oras. Saad ni Alvin. Don't worry, Gov. Hindi naman po bago sa akin si Giselle. Anytime pwede niya po akong abalahin. Sagot ni Franz. Sige. Giselle, pahiramin mo muna ng damit ng kapatid mo si Franz dahil bawal siyang magkasakit. Siya ang ama ng bayan ngayon. Paliwanag ni Alvin sa anak. Agad naman na sumunod si Giselle, pero sa kwarto niya ito naghintay. Magpalit ka na at umuwi ka na. Kailangan ko na ring magpahinga dahil maaga pa ako bukas sa trabaho. At alam kong maaga ka rin,
saad ni Giselle. Umupo siya sa kama at tinignan ang lalaki. Nanlaki ang mata nito sabay iwas ng tingin nang maghubad ang binata sa harapan niya. Since meron naman na akong tuyo na damit at pareho naman tayong maaga bukas, bakit hindi na lang ako dito matulog? Tanong ni Franz. Sino ka naman para matulog dito? Nilapitan siya ni Franz at halos mahiga na siya para lang maiwasan ang masyadong malapit na mukha ng binata sa kanya. Nakatukod na ang dalawa nitong kamay sa kama habang ang mata ay nakatitig sa kanya. Your boyfriend. Bulong ni Franz sabay bigay ng mabilis na halik sa dalaga. Agad naman siyang tinulak ni Giselle at lumayo ito sa binata. Hindi pa kita boyfriend? Napangisi naman si Franz. Gusto mo rin ako, right? Hindi mo naman ako hahalikan kung hindi. Nakangisi nitong saad. Umuwi ka na nga, taboy ni Giselle dahil hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Natataranta na ito sa kanyang sariling kwarto at hindi na siya mapakali. Nakita niya ang papel sa table nito kaya agad nitong nilapitan yon para ayusin. Pero napatigil siya nang merong yumakap sa likuran niya. Kahit ilang taon na kitang nililigawan dati, handa pa rin akong ligawan ka ngayon. Lalo na at alam kong meron na akong pag-asa. Bulong ni Franz. Lasing ka lang. Umuwi ka na't matulog. Saad ni Giselle. See you tomorrow. Paalam ni Franz bago ito umalis. Pagkaalis ng binata ay bigla na lang napangiti si Giselle. Hanggaan sa pakiramdam niya na ayos na silang dalawa ni Franz. Akala ni Giselle ayun na ang simula para maging maayos ang lahat. Pero pagkagising niya, sunod-sunod na ang notifications niya about sa dalawang mayor na pinagsasabay niya. At doon ay lumabas ang picture nila ni Franz na magkahalikan. Sinabihan siya ng kanyang papa na huwag munang lalabas ng bahay dahil mainit pa siya sa publiko. Pero ang dalaga ay hindi pa rin nakinig. Ngayon ay nasa office na siya at parang wala man lang nangyayari. Hindi naman siya nagulat nang mangyari to dahil madalas naman talaga silang magkita at magkasama ni Luke. At ngayon ay kahalikan niya si Franz. Tumawag si Franz sa dalaga. Susunduin kita sa office. Marami daw reporter sa labas. Nag-aalalang saad ni Franz. Napangisi naman si Giselle. Meron ba akong kailangang itago? Ano naman kung nakita nilang magkahalikan tayo? May masama ba? Tanong ni Giselle. Sa kabilang linya ay natigilan saglit si Franz sa narinig niya. Pero ang ngiti nito ay hindi na maitago sa kanyang labi. Kung pupunta ka dito, pagkakaguluhan ka lang. Baka magkagulong lalo sa labas, saad ni Giselle. Magpapadala ako ng tao dyan. Kaya ko na. Nagpadala na si Papa ng tao, sagot ni Giselle sa kanya. Binaba na ng dalaga ang phone, pero si Franz ay hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang labi. Hanggang sa nagkaroon ng live para sa pag-interview kay Giselle. Kita niya kung paano kuyugin ang dalaga. Scandal yan para sa pamilya niya. Buti na lang at nanalo na ang papa niya. Saad ni Tin na bigla namang napasugod sa office ng alkalde dahil sa nabalitaan. Nag-alala rin ng sobra si Franz dahil baka masaktan si Giselle sa nangyayari. Totoo bang pinagsabay niya yung dalawang mayor? Tutok na tutok ang tingin ni Franz kay Giselle sa screen. I feel it. She will deny me. Saad ni Franz. Napahinga ng malalim si Franz dahil buong buhay niya. Sa paghahabol niya sa dalaga ay lagi siyang dinedenay nito sa harap ng maraming tao. Magkaibigan kami ni Mayor Luke. Meron siyang business and he asked some financial advice to me. At dahil mabait akong kaibigan, pumapayag ako. At hindi ko pinagsabay si Mayor Luke at Franz. Saad ni Giselle. Franz lang po ang tawag niyo kay Mayor Franz? Tanong ng isang reporter. Napangisi si Giselle. Ang informal naman kung tatawagin ko siyang mahal sa harapan niyo? Sagot ni Giselle. Parang nabingi ang binata sa narinig. Kayo na ba? Parang kailan lang di naman kayo nagpapansinan na? Tanong ni Tin sa gilid. Mayor Luke is my friend. And Mayor Franz is my boyfriend. Huwag na kayong maguluhan sa pagkakaiba. Saad ni Giselle bago ito naglakad paalis. Hindi naman makapagsalita si Franz dahil sa mga nalaman. Agad itong tumayo para lumabas ng office. Pero biglang pumasok ang kanyang secretary at meron siyang kailangang pirmahan. Baka hiwalayan ka nun kung di ka magtatrabaho ng maayos, saad ni Tin. Tama, kailangan kong patunayan na tamang sinabi niya, sagot ni Franz. Napabalik sa table ang binata at nagsimula itong magtrabaho.
Hindi siya makafocus dahil hanggang ngayon ay dinig niya pa din sa utak niya ang sinabi ni Giselle na boyfriend siya nito. Matapos ang trabaho niya ay siya naman ang kinuyog ng reporters. Nalaman niyo na ang sagot sa girlfriend ko. Saad ni Franz at sumakay na siya sa kanyang kotse para puntahan ang dalaga. Mayor, saan po tayo? Tanong ng kanyang driver. Sa bahay ng girlfriend ko, sagot ni Franz. At para siyang high school guy na kinikilig sa likuran ng kanyang sasakyan. Pagdating nila sa bahay ng dalaga ay napakunot ang noon nito dahil merong isang pamilyar na kotse ang nakita niya. Pumasok na siya sa loob ng bahay nila Giselle. Ang lahat ng saya niya kanina ay nawala nang makita niyang magkasama si Luke at si Giselle sa living area. I cleared to you, not a friend, rinig niyang sabi ni Luke. Lumapit na si Franz sa kanila at nagulat ang dalaga sa pagsulpot ni Franz. Sorry to interrupt you, but we have dinner date, saad ni Franz. Hinawakan niya si Giselle at hinila nito palabas ang dalaga sa sariling bahay. Pinasakay niya sa kanyang kotse at hindi naman pumalag ang dalaga doon. Akala pa nga ni Franz ay magagalit ang dalaga sa kanya. Pero bigla nitong hinawakan ang kamay niya at hiniga ang ulo nito sa kanyang balikat. Kanina ko pa siya gustong paalisin, saad ni Giselle. Bakit di mo ginawa? Bahay niyo naman yun. Seryosong tanong ni Franz. Nakakahiya. Tsaka kasalanan ko rin naman talaga. Binaasa ko siya. Dapat nung una pa lang talaga, pinatigil ko na siya. Malungkot ta saad ni Giselle. Tumingin ang dalaga kay Franz at binigyan ng masamang tingin. Bakit ganyan ka makatingin? Takang tanong ni Franz. Pinagsiselos lang naman kasi kita. Bakit ang tagal mo magselos? Akala ko mapupunta talaga ako sa iba, sagot ni Giselle. Pinagsiselos mo ko? Napangiti si Giselle na parang bata sa baitango. Nahihiya na kasi akong kausapin ka. Bakiramdam ko galit ka, paliwanag ni Giselle. Agad na niyakap ni Franz ang kasama niya. Don't do that again, ha? You made me crazy dahil hindi ko alam kung paano ka makukuha ulit, saad ni Franz. Niyakap din siya pabalik ni Giselle. Ang isyo na kumalat na yon ay paglipas ng panahon ay unti-unti ring nawala at natanggap ng publiko ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng 4 na taon ay muling halala na ulit at nais ng tao sa kanilang bayan na muling tumakbo ulit bilang mayor si Franz dahil sa maganda nitong nagawa sa bayan. Nasa dinner silang dalawa ni Giselle at payapang kumakain. Parang nagugustuhan ko na yung pagiging public servant. I want to run again as a mayor, saad ni Franz. Tumigil si Giselle sa kanyang pagkain at tinitigan ng kanyang boyfriend. Okay lang naman sa akin. Pero I told you na ayoko ng asawa na politiko dahil masyadong magulong lahat, saad ni Giselle. Handa pa naman na akong magpabuntis sa'yo, dagdag niya pa sabay pagpatuloy sa kanyang pagkain. Wait, gusto mo na bang magkaanak? Takang tanong ni Franz. Oo sana, pero ayoko sa mayor, sagot niya. Sus, ayoko naman talagang maging mayor. Tsaka nangako naman talaga ako kay Papa na isang term na lang ako dahil ako na ang magmamanage ng business, saad ni Franz. No, kung gusto mo pa, okay lang naman sa akin. Mabilis na umiling ang binata. No, politics is not my thing, sagot niya. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at ngumiti ito sa kanya. Ilang anak pala yung gusto mo? Tanong ni Franz. 2, sagot ng dalaga. Pwede na kaya natin itong simulan? Mamaya, sa unit ko. Nakangiting tanong ni Franz. Hinampas ng mahina ni Giselle ang kamay ng binata na nakahawak sa kanya. Hindi ako magpapabuntis nang hindi pa kasal. Baka sabihin nila mababa ang lipad ko, sagot ni Giselle. Ako, malalim yung sisid ko. Biro ni Franz. Binato naman siya ng tissue ni Giselle at napairap sa ere. Mayor pa rin naman ako. Magpakasal na tayo ngayon. Aya ni Franz. Tumigil ka nga. Kumain ka na lang dyan at umuwi na tayo after. Hindi yung kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Sagot ni Giselle sa kanyang boyfriend. Tsaka kung inaakala mo na basta-basta lang ako, ay nagkakamali ka dyan. No ring? My God! Mayor ka! Anak ka ng isang pinakamayaman tapos no effort? Maghiwalay na lang kaya tayo. Maintindihan ko pa sana kung hikahos ka sa buhay. Paliwanag ni Giselle. Napangiti naman si Franz. Anong basta-basta? Halos buong buhay kitang hinintay. Saad ni Franz. If you can provide a ring now, I'll say yes. Seryosong saad ni Giselle.
Meron pa naman sa mall. Give me 30 minutes to buy. Sagot ni Franz. Umiling si Giselle. See? Sinabi ko lang kaya ka mag-e-effort. Alam ko naman na inuuna mo yung bayan kaya ayos lang sa akin. Ubusin mo na yung pagkain mo at umuwi na tayo. Hinawakan ni Franz ang left hand ni Giselle. Sige, mang-asar ka pa, Mayor. Pag ako napikon, walang magagawa yung bodyguards mo. Banta ni Giselle. Tahimik lang si Franz habang nakangiti ito at hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Parang ayaw na kitang maging girlfriend. Saad ni Franz. Napakunot naman ang noon ni Giselle. So, ayaw mo na sa akin? Hindi na pinagsalita ni Giselle ang kasama at tumayo na ito para umalis na sa lugar. Agad naman siyang hinabol ni Franz. Pero pagharap ni Giselle ay isang pulang maliit na kahon ang tumambad sa kanya. Alam kong ayaw mo ako bilang politiko. Ako din naman. Kaya lang, na-enjoy ko na siya ngayon. But I was just joking. When I said, tatakbo ko ulit, saad ni Franz. Shhh! Tinakpan ni Giselle ang bibig ni Franz. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Giselle sa binata. Nanlaki ang mata ni Giselle dahil lumuhod na si Franz sa harap niya. Alam mo naman na patay na patay ako sa'yo. High school pa lang tayo. Ay handa na akong magpakasal sa'yo. At now, we're on 30s. Handa na ako sa lahat. Paliwanag ni Franz. Will you marry me? Napatakip naman ang bibig si Giselle dahil yun lang yung inaabangan niya. Lahat ng paliwanag ng binata ay hindi niya na narinig. Tanging ang tanong lang nito ang narinig niya. No, sagot ni Giselle. Kinuha ng binata ang singsing at sinuot kay Giselle. I said no! Napangisi naman si Franz at tumayo ito para halikan sa labi ang dalaga. You already said yes. When I can provide ring now, you will say yes, sabi mo. Paliwanag ni Franz. Napangiti naman si Giselle dahil doon. You're right, sagot ni Giselle. Yes. Dagdag niya pa bago nito hilahin ang suot na damit ng binata para halikan ito. Sa tagal man ng panahon na nagkahiwalay, sila pa rin sa huli. Dahil ang puso nila ang pumili para sa isa't isa. At kahit sino man ang dumating, ay isa't isa pa rin ang hahanapin ang puso nila. Dahil ika nga, if two hearts are meant to be together, no matter how long it takes, how far they go, how tough it seems, fate will bring them together to share their love forever. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Kaya naman binabati ko po si Ma'am Lolita Marasigan from Gentria City, Cavite, Connie Dayawon of Binangonan, Rizal, Tony Raza of Santa Rosa, Laguna, Daisy Ferrer from Tanza, Cavite, Virginia Liberato ng San Rafael, Montalban, Rizal, Mary Jewel from Oman, Ramil Gondrad po ng Antipolo, at kay Ma'am Margaret Bassett from Occidental, Mindoro. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwento. Huwag po kayong magsasawang abangan ang mga istoryang puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.